guys, this is Inche Laurete. Welcome back to my vlog. So today, ang lulutuin ko is magpe-prepare na ako ng aking lulutuin para sa New Year's Eve. So gagawa ko ng soup, seafood soup na may partner na garlic bread. And then, tatry natin gumawa ng tempura. So tara, let's magluto na tayo! Ayan, umpisa na natin. Nagpakulo na ako ng hipon. Pinatalbog ko lang yung ating supo para makuha yung lasa ng pinakabalat niya. Susunod naman natin ang salmon. Ayan, ang pink salmon. Mabilisan lang natin sa nalang pakukuluan lahat. After pakuluan, ang hanguin, isusunod naman natin yung whitefish. Yung codfish yun, ang tawag ng mga Norwegian is bakalaw. Ayan, kumukulo na. Pansin nyo, may balat pa yung salmon. So, ahunin na natin. Ninango ko na. After, separate na natin yan. Daluto na yan, ha? Half cook lang. Para mamaya hindi siya maduduro pag nilagay natin siya sa pag naluto na yung ating pinaka-creamy cream sauce. So, ito na yung bakalaw na tinatawag yung codfish. Pakukuluan lang din natin siya mabilisan. Ayan. Cubes-cubes yung pinakahiwa ko. Ayan. Kumukulo na. So, tara na. Hanguin uli. Inuulit ko lang ha. Inuluto ko sila. Pinakuluan ko lang ng mabilisan. Talbog lang. 63 minutes lang yung salmon, puting isda, tsaka hipon. So, ayan. Ay, susunod naman natin ay magigisa tayo ng bacon sa butter. Butter lang yung ginamit ko dyan. Mamaya natin siya lalagyan ng olive oil. Or kahit na nung oil. Ayan, medyo ano na siya, toasted na. Hanguin na natin yan. Pagkahango natin ito, yung pinaglutuan ng bacon, doon na tayo magtutunaw ng butter. So, kailangan maraming butter. Ang ginamit ko butter is 200 grams. Ginamit ko palang bacon is 200 grams din. So, ayan. Yun na yung pinakapangalat natin sa ating creamy chowder soup seafoods. So, ayan. Tunawin. Pag natunaw na yan, haluin lang ng haluin. Pag natunaw yan, magigisa na tayo ng garlic or bawang. So, ayan na. Garlic. Gisa, halo. Susunod na natin ang onion. Hindi naman kailangan maging brown na brown. Basta kailangan yung luto lang. Lumambot lang, okay na. Ayan, pakuluin natin, tunawin. After tunawin yan, lagay na natin ang normal lang na harina. Maglagay ka ng normal na harina. Nilagay ko 2 tablespoon na harina. So, antay muna natin kumulo ng gusto yung ating butter. So, pagkahalo, nalagay ko na harina, lagyan na natin ang milk. After natin lagyan ng milk, haluin, isunod na natin ilagay ang bacon. Diba, haluin hanggang kumulo, ilagay na yung bacon na ating pinirito o ginisa. Sunod ang patatas, susunod din na natin ang carrots. Unahin natin mga matitigas na gulay. Kasi mamaya na natin nalagay yung celery din. Sunod na natin ang tahong or blue shell. Lagay na natin yan lahat. Kasi para sabay-sabay silang maluto. Pagkatapos, lagay na natin ng heavy milk. Yan, full cream yan. Nilagay ko para super creamy talaga. At malinam na malasa. After haluin, takpan. Antay natin kumulo. Ayan, kumulo na. Okay na, lagay na natin si celery. Pagkalagay kay celery, sunod si paprika, yung red pepper. Manamis-namis yan. Pampa-ano lang ng lasa. Para hindi tayo manawa, talagang damihan. Depende yan, nasa inyo kung gusto nyo karami. Takpan uli natin. Kayo lang maglalagay niyan. Ayan, kumulo na. Ilalagay na natin ang ating mga in-steam. Then put the fish and shrimp on top. Para hindi sila maduro, haluluin lang natin ng konti. Alalay. Ayan, bumuka na yung tahong. Tandahan lang para hindi madurog. Ang sarap niyang titigan. Parang hindi na ako makakantay. Tikman o kainin. Malinam na. Titikman natin siya kung tama yung alat. Ayan. Tikim-tikim. Habang nagluluto nga pala ako, pawain-wain ang lola mo. Medyo lasing na. Salang na natin yung kawali. Ayan, mainit na. Mag-umpisa na tayo magluto ng shrimp tempura. Yung piniritong hipon lang yan. May coated na achuchuba-chuchu. Basta ako, ang tawag ko dyan, shrimp tempura. Or piniritong hipon na malalaki.
Kanya-kanyang diskarte tayo sa pagluluto, guys. Ha? Hindi ako batikan or hindi rin ako professional. Dagdagan natin ng mantika para lubog. Ayan. Lagay muna ulit tayo para hindi sayang yung space. Ayan. Toasted ang gusto ko. Totostaduhin natin siya ng bongga. Ayan. May space pa. Lagyan pa. Kailangan lagyan natin lahat ng bakante para mapabilis ang pagluluto natin. Wala pa na kaming ibang sausawa nito kundi bumili lang kami sa Asian shop dito ng sauce. Bali, ang habang nagpiprito ako, i-assemble na natin ang ating garlic bread. Baliktarin muna natin. Anguin na yung iba. Maglagay ng tissue sa plato, ilagay dyan para sipsipin yung mantika. Nagtataka siguro kayo bakit walang actual na boses. Hindi ako nagsasalita. Paano ako magsasalita? Ang lakas ng sounds ng TV. May nanonood ng sports. Magka-copyright tayo. Kasi pagka-sports dito, maingay. Ayun o. Lakas ng sound sa TV. So, luto na yung ating chowder seafoods creamy soup. Luto na. Ito na yung ating crispy tempura shrimp. Ayan ang ating garlic bread. Lalagyan na sa oven. Pero bago yan, baligtarin muna natin ito. Baka masunugan tayo. Ayan. Simpleng-simple lang yan. Coated lang siya ng flour. Ayan, ilagay ko na sa oven ang ating garlic bread. Ayan, luto na. Ito ang ating sausawan. Sweet and sour. Sauce lang yon. So, haluin uli natin. Tamang timpla. Thanks for watching, guys. Bye!